nakaluto na ako. Nag-ano lang ako sandali. Naglagay lang ng powder sa mukha kasi mukha na akong bilasan. Chika muna tayo sandali. Ganun lang kasimple. Wala ang kapawis-pawis. Morning! Dito na naman tayo sa kusina. Magluluto ako ng ano, para sa panghalian namin. Nagpunta ako kanina ng Taliba para kasama ko si Ken kasi wala kaming stock sa ref na kulang. Sabi ni Papa, gusto niya sana ano, galunggong na paksiyo. Wala akong makita. Ayoko na pumunta dun sa pinakababa, sa may palengke. Diyan lang ako sa may Taliba pa. Kaya yung binili ko na lang, bangus na papaksiyo. Eh ayaw ni Ken dito kasi. Eh bumili na rin ako ng ano, ng tilapia na bag dito. Tapos ito, gusto nila tong dalawa eh. Hindi na masyadong gusto kasi itong bangus pag ano, paksiyo kasi matinik daw. Gusto niya yung GG. Eh, wala. Ayaw ko nang pumunta dun sa palengke. Dito ngayon sa bahay si Ken, wala siyang pasok. Kasi ang pasok niya every Tuesday, Thursday lang. Kaya pag ganun, mag-isa lang ako dito sa bahay. Kasama si Sky. Pagsalang na ako ng para sa sinae, hanggang mamayang gabi na namin yan. Grabe yung pawis ko. Kalimutan ko pala. Hindi ko napansin kasi kanina, akala ko nasa plastic na kasama sa binayaran ko doon sa Talipa pa yung talong. Tapos ngayon, nung hinugasan ko na tong okra, eto lang pala. Hindi pala nasali yung talong na para sa paksiyo kasi dapat yung isasahog ko, talong tsaka okra. Okra na lang kasi nga, naiwanan ko yung talong doon. Hindi ko rin kasi chinek yung plastic. Akala ko kasama dito sa ano, sa pipino. Gusto ko sana may talong eh. Kami lang naman ni Papa kakain ito kasi ayaw ni Ken. Kaya pritong tilapia na lang sa kanya. May binigay yung hipag ko na ano, na crispy, tawag nito, basta yung taba na may ano, konting laman ng pork. Luto na to, naka-deep fry na. Nilagay lang sa freezer. Binigyan ako konti. Ako lang naman kakain ito. Si Ken ayaw naman nito eh. Kaya ako lang kakain ito ngayon. Luto na ako. Ang daming langaw sa amin ngayon. Nag-spray na ako't lahat. Pero bumabalik pa din. Grabe yung pawis ko. Ganito ako tuwing nagluluto dito sa loob. Sobrang init. Kahapon pa, napansin ko ang daming langaw.
may ano kasi sa amin dito, may malapit na mga farm, kaya pag nag-spray sa kanila, sa amin napupunta yung langaw. Arty naman ikaw, baby. Nakaangat pa yung isang paa. Ayaw magpa-istorbo. Kay. Kay. Natutulog ka ba talaga? Ha? Nakatapos lang namin kumain, nag-ano lang ako sandali, naglagay lang ng powder sa mukha kasi mukha na akong bilasa. Nag-ayos ako dito kasi sobrang alikabok na. Hindi ko pa napunasan yung mesa. Tinanggal ko muna si Sky dito kasi maalikabok sa ilalim ng kulungan niya. Puro kalat, may mga notebook si Ken, tapos kung ano-ano na lang, pati packing tape nandito nakalagay. Ito sobrang alikabok na itong TV. Magpapalitin ako ng kurtina. Ayan. Tapos, ayan. Ayan lang. Itong dito. Madalas kasi ito yung ano, ito, yan. Bilis lang magka-agyo. Itong ano ni Ken, yung pinag-exercise niya, naguguluhan ako dyan. Kaya lang wala akong ibang mapaglagyan. Dyan sa may badang pinto. Ito, ilalabas ko mamaya si Papa kung ano-ano nilalagay dito sa loob. Gumawa kasi siya ng ano niya, yung speaker sa may, ayan, abu-abu-abu. Speaker sa tricycle. Hindi pa niya natapos. Kaya nilagay ko mamaya, ilalagay ko sa pagkakan ito. O diba, may gamit pa ditong mask. Napaka-alikabok. Sa mga bago dito sa channel ko, ayan lang po yung aming maliit na tahanan. Tahanan talaga. Napakaliit lang. Ito yung kainan. Ito na yung mismong sala. Tapos, ayan. Ito yung aming higaan. Mag-film ako pero sa kabilang channel ko ito i-upload na maglilinis ako. Kasi yung ilalim din nito, maalikabok na. Sobrang maalikabok. Ang mahirap kasi dito, dito sa higaan namin, mahirap siyang tanggalin. Gawa nang nandito nga yung hagdan papunta doon sa higaan sa taas. Kaya hirap tanggalin, kaya kailangan pag tinanggal to yung wala akong kasama dito sa bahay kasi puro reklamo yung mga kasama ko kapag nag-aayos ako ng higaan namin. Ayan, sobrang sikip. Ayan, no? Nga pala, oh, kung napanood nyo yung makeover namin dito, ang pangit na, natatanggal yung pintura. Hindi ko alam bakit. Siguro dahil pag humiga dito si Ken, yung paa niya nandito, nakasabit. Kaya siguro nababakbak. Pero ewan ko lang, siguro dahil matagal-tagal na rin at hindi maayos yung basta lang kasi ito pininturahan, eh hindi naman na din siguro kailangan kinisin, ano. Pero ewan, kasi kung sa paa niya, dapat dito lang, eh pati dito. Kung sa bagay, paa din naman ang dumadaan dito. Pag umaakyat, paa rin naman ang dumadaan. Basta, pero ayoko na kasing ano, ayoko nang mag gumastos pa ng pampipito pintura kasi hindi naman ito amin. Parang nagagastusan na ako masyado pagka nagpapaganda pa nitong bahay. Ang importante naman eh, malinis. Chika muna tayo sandali. Dati kasi, nung inayos namin itong higaan, kasi itong sa taas, doon sa mga bago dito, baka hindi nyo pa napanood, meron akong video na nag-makeover nitong kwarto naming maliit. Dati kasi, tatlo kami, dito na kami natutulog. Isa-isang higaan lang, kaming tatlo. Eh, lumalaki na nga si Ken. Hindi na kasya, masikip. Kaya, pinagawan ko sa asawa ko ng taas na maliit para sa kanya. Kaso, siguro mga 2 buwan lang siya natutulog dun sa taas. Hindi na siya ngayon natutulog dun. Ayaw niya na. Nasisikipan daw siya. Eh, kung kami namang 2 ni Papa dun sa taas, mas masikip. Eh, lalo kapag mainit, eh, hindi naman kami naka-aircon. Electric fan lang. Medyo kulob pa tong, hindi talaga medyo, talagang kulob tong bahay. Kaya, mainit talaga. Maliban na lang kapag tuloy-tuloy na maulan, yun, malamig sa taas. Hindi ko na rin siya pinatulog na din dun kasi wala nga siyang ganang matulog na dun sa taas na tinatamad siyang bumaba pagka nag-CCR. Kaya hinayaan ko na lang na siya na natutulog dito, dito sa higaan namin na to. Kaming 2 naman, ni Papa, dun kami natutulog sa sala. Binababa lang namin yung ano, yung foam na nasa taas, yun ang hinihigaan namin. Tuwing umaga, inaangat na lang ni Papa. Ayaw niya din kasi ng maliit na higaan. Gusto niya, matangkad kasi si Ken, malaki siyang bula. Hindi siya mataba, hindi din siya sobrang payat. Yung sakto-sakto lang, pero malaking bula siya, matangkad. Kaya ayaw niya nang nasisikipan siya. Itong higaan na to, king size itong ano na to eh, kutsyon.
eto yung gusto niya. Kasi nakakagalaw daw siya ng maayos. Kaya kaming dalawang mag-asawa, kami yung andun sa sala natutulog. Ako naman kasi, sa nasisikipan ako, ayoko kasi nang may nakadikit pag natutulog sa akin. Naiinitan ako. Kaya ang nangyayari, doon sa sofa, ako yung natutulog. Tapos si Papa sa baba. Ganun. May kanya-kanya kaming higaan na. Tingnan nyo naman. Ayan, patunay. Laging nagagamit. Kasi nga dito na ako natutulog. Talagang gamit na gamit tong sofa bed na to. Ayan, oh, bakbak na. Balak ko sanang, pag may ano ko budget, bilhan na lang ng sapin para hindi naman pangit tingnan. Kasi, oh, kita na. Ayan. Tapos, ayan, puro nagasgas yan. Ayan. Oh. Kasi dito nag-scratch si Sky. Kaya, ang pangit na. Pag may budget ako, bibilhan ko na lang ng ano. Ang sagwa, ang pangit ng tingnan. Napapakwento ako. Linis na muna tayo. Ito nga palang mga sapin ang upuan. Twice o once a month ko lang ito nililinis kasi hindi naman marumi. Lalo yung dalawang dito sa may gilid, hindi na yung nagagapit. Kaya hindi marumi ito. Kaya once or twice ko lang ito a month nilalatuhan. Alam nyo ba, itong Clinicide ng ano, Clinicide Disinfectant ng iLab, maganda. Ang ganda talaga nito kasi kahit langgam, ito yung ginagamit ko kapag ka may mga langgam sa lababo, nagagamit ko itong pang patay. May halong ang tubig eh, pero namamatay pa din. Itong dito sa may gilid, hindi yan dumi. Hindi na nasagad ng pintura. Kaya ganyan ang itsura. Ito dapat hindi ito nakalagay dito eh. Si Ken kasi pag pumapasok, kung ano lang yung subjects niya sa araw na yun, yun lang ang dinadala niya. Ano yun? Na. Ganun lang kasimple. Wala ang kapawis-pawis. Nakabit ko na yung kurtina. Trip kong mag-ride ngayon. Diba? Pag walang masyadong, walang mga abo-abo, madaling linisin. Tsaka mahirap kasi maglagay ng mga kung ano-ano dito kasi napakaliit lang. Dadagdag lang yun sa ano, sa sikip ng bahay. Ayan, itong box na yan, si Papa na mamaya, pakukuhanin ko niyan. Ayan lang. Diba? Tinatamad kasi akong maglinis dito. Sa totoo lang, mas gusto ko pang maglinis sa kusina. Dito ko na siguro tatapusin yung ating vlog na yun. Di ko alam kung maikli lang ba tong vlog na to o medyo mahaba. Pero basta, kahit pa paano may ma-upload ako ngayon. Kasi, ang tagal na namang tinatamad. Wala na namang upload. End ko na tong vlog at sana kahit pa paano na-enjoy nyo. Maraming salamat ulit.